clarification niyo, sir, regarding po sa statement po, statements ni Director General Gerald Bantag po? Unang-una, magandang umaga sa ating lahat. Ako'y tama-tama, nandito kayo ngayon sa sementero ng Sangandaan. Mabuti lang natunong mo sa akin yan. Ako'y nanonood sa mga interview ni Gerald Bantag. Gusto ko nung linawin na unang-una, from the very beginning, ang PNP po ay nagkaroon ng breakthrough about sa pagkamatay ni Lapid. Alam natin lahat yan na nag-surrender yung tao, yung hitman. Ngayon dun sa sinasabi niya na wala kaming close coordination sa Bucor, opinion niya yun. Ako iba rin yung opinion ko. Kasi bago namatay yung tao, nag-utos na ako ng tao na mag-coordinate sa Bilibid. Dahil meron kaming hinahanap na tao, ang pangalan si Crisanto Villamor, na kung saan nalaman namin, yung pala sa kanila, ang pangalan ni Crisanto is not Crisanto, it's June Villamor. Ngayon, nagpaalam na lang ang utos ako sa Leyte. Mismong tatay niya nagsabi, ang pangalan niya, hindi Crisanto, hindi rin June, Christy Toto. So, alam natin yan. So, alam naman, he is a criminal. So, magpapanggap talaga, marami talagang pangalan. So, in short, the fact na nag-utos ako doon sa Bucor, sa Bilibid, na meron kaming hinahat na ganyan, dapat, ang ginawa naman ni Gerald Bantag is, sinecure niya na lahat mga Villamor para he coordinate with us. Sir, ganito. Ganon, may Villamor dito, pero June ang pangalan. Sana ganon. Kaya lang nangyari, after Prisco, after 4 hours, namatay yung June Villamor na yan. Tapos sinisisi pa sa amin na may lapses kami. Walang lapses ang PNP. Ginawa namin trabaho na yun. Sabihin ko sa inyo, sa tagal ng mga media killing sa Metro Manila, ngayon lang solve ang kaso ng media killing. Dapat nga kami, hero kami dito ang PNP. Ngayon, namatay sa loob ng Bilibid, inibisigan ngayon ng DOJ, tahimik kami. Why? Trabaho ng DOJ yan. Kasi namatay sa loob ng Bucor. Pero kami, tuloy-tuloy pa rin ang aming imbisigasyon. Although sa ngayon, yung sinasabi niya, sasagutin ko rin, yung sinasabi niya, 160 na persons of interest. Galing din sa akin yon sa SITG. Nag-create ako ng SITG. Inalam namin sino yung mga inatak ni Lapid. Umabot na 160 personalities yan. 400 attacks. 160 persons of interest. Kaya lang, during the course of the investigation, namatay nga yung Crisanto Villamor. Kaya gusto kong i-clarify yan na kahit wala kaming official na close coordination with Bucor, the same, bago namatay yan, meron kaming contact sa Bucor. More on investigation pa kami noon. Kasi hindi pa namin sigurado. At sinagot nga niya yan, walang Crisanto Villamor, pero merong namatay na June Villamor. Sinabi na hitman. May alam na kami sa hitman. Nung nag-surrender ang hitman, may idea na ako. Yung pangalan Crisanto Villamor. Kaya nag-utos ako sa Bucor. Alamin kung meron bang Crisanto Villamor. Ang problema, wala nga. Ang pangalan, June Villamor. Yun yung sinasabi, sir, ni Bantag, I think. Yes. Sinabi, may pinapahanap lang kayo. May pinapahanap kami. Yan. Crisanto Villamor nga. Kaya lang, sinagot nga nila yon na walang Crisanto Villamor kasi nga ang pangalan niya sa Bucor is June Villamor. But did you ask Bucor to secure him because of the information that you have? Hindi na namin naisip yan. Kasi nga, sinagot naman kami na walang Crisanto Villamor. Hindi na namin naisip yan. Pero the fact na nag-coordinate kami, hindi na kailangan ng official. Kaya nga kinabukasan ang utos ako, letter kay Gerald Bantag. Kasi sinagot naman niya na walang Crisanto Villamor. Tama naman si Gerald, interest kay Gerald Bantag, tama naman siya. Walang Crisanto Villamor. Ang problema lang, after Prescon, bakit namatay yung June Villamor? Ba't hindi niya sinecure? Sabi po ni General Bantag na yung part doon sa coordination, dapat daw hinihintay nila kung may utos ang PNP na isecure ang lahat ng mga Villamor. Yun po yung point. Hindi namin pwede sabihin yun. Una-una, ang Bureau is under DOJ. Tama nyo? Hindi naman under ng DILG ang Bucor. Saka during that time nga, gusto kong ulitin, nag-imbisiga pa kami. On our level pa lang yan. Kaya hindi kami pwedeng mag-utos na i-secure.
Kasi nga, hindi pa namin sigurado. Kaya nga tinatulong mo namin, meron bang Cristanto Villamor? Sabi ng Bucor, wala. Ang sinasabi niya yung Jose. Kaya yung Jose, kung mapansin nyo, pinakuha ko yung si Jose Villamor. Na-transfer na ngayon ng Camp Crame. Wala sinasabing Cristanto na kung saan June pa lang pangalan noon. Pero sir, mismong si Pangulong Marcos po, sinabi po na hindi siya satisfied na natural death yung ikinamatay po nung middleman doon sa Bucor. At meron na nga rin pong independent autopsy si Dr. Raquel Fortun na possible suffocation by plastic yung ikinamatay nung middleman. Kayo po ba, hindi kayo niniwala na natural death? Ako hindi ako niniwala na natural death. Bakit? Bakit naman sa dami ng 18, niniwala ko kay Pangulo na hindi talaga... Ito ngayon, nasundan ngayon ng ano ni ano. Anyway, hindi man ako doktor, pero nandiyan na yan. So, ang akin lang dito, kaya ako mag-press ko ngayon, gusto ko i-clarify sa inyo na walang lapse ang PNP. Isnapi ang aking SATG, walang lapse ang PNP. Isnapi ang aking SATG, at of course, in fairness na rin sa aking chief PNP, sinabi niya na maganda ang naging imbisigasyon ng Lapid case. Kami ang nagkaroon ng breakthrough. Yang pagkakataon ngayon na namatay sa loob ng Bucor, inimbisigahan ng DOJ, dapat lang imbisigahan yan. Sino mastermind? Mastermind? Hayaan nyo yung ipagpatuloy namin muna yung aming pag-imbisiga at malalaman nyo rin kung sino yung mastermind dito. Ongoing, Chief, yung validation po doon sa 160 persons of interest po. Yung 160 kasi ano, gusto kong explain sa inyo, no? Yung 160 na personalized na yan, yun yung mga in-attack ni Lapid. Sama-sama na yan. Pati nga siya, no? In-attack eh. Si Isko Moreno. Marami siyang in-attack. Yan na, siguro malalaman nyo na inaamin ko. Walang official na coordination sa Bureau. Pero on my part naman, bilang regional director ng NCRPO na may hawak ng SITG, talagang hindi namin gagawin pa kasi hindi pa kami sure ball. Hindi pa kami sigurado. Itong sinabi niya na mayroong Joel Villamor, yun, sure ball. Pinakuha ko agad, tinransfer namin sa Camp Crame. So sir, hindi selective, walang sinisingle out kasi yan yung lumalabas parating si General Bantag. Parang lamang lang siya, dahil nga may namatay. Pero hindi ko siya sabi, in fairness kay General Bantag, hindi ko siya sabi siya ang mastermind. Parang maliwalag ito, hindi ko siya sabi siya, parang, kumbaga sa kartada lang, ano, ng Lucky Nine, ikaw, nag-good ka na, 7. Ito, naghirit ako, bigla ako nag-9. Parang ganun. Parang ganun lang yun. Imperial Schedule Bantaga. Sir, what will happen? Siyempre, nasa preventive suspension si General Bantag. Ano yung susunod na hakbang? No comment tayo dyan. Anyway, pinibisigahan na ni DOJ yan. Siguro si DOJ ang sagot ang tanongin nyo tungkol dyan. Meron kaming hawak nasa BGMP ngayon. Yung Christopher new. Andiyan na andiyan hawak pa naman namin yung tao. Walang sinasabi so far. Bahala na investigation magsabi. So siguro sa ngayon kung ganyan ang gusto niyo mangyari kausapin niyo ang DOJ. Hawak man ng DOJ. Yes, opo. Nasa BGMP po. Pati nasa BGMP. Yung BGMP, kami po nasi-secure niyan at meron na rin siyang mga bigay na sayasay at may kaso na rin po. Yung Dimakulangan brother, kinasuhan na namin ng murder. So, yun, yung mga tinanong ng hitman. Kamusta pala yun yung RD? Yung tatlo pang hinahanap, may feelers ba or ano leads para matukoy kung nasaan sila? Anong tatlo? Yung sila, ano po, Dimakulangan brother, saka yung early. So, silang pa natin ang kaso yan. Once lumabas ang kanilang mga warrant of arrest, sigurado ako na hahanapin ang mga pulis yan. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.